Before we start, let's all pray. Kaya bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, who created heavens and the earth, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa, Panginoon, maraming salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig. When we were still sinners, you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Noong kami po yung mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po kami mula sa walang hanggang pagkawasak. We believe all of our sins were forgiven through the blood of Jesus. Kami po ay naniniwala na natubos po yung lahat ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. That's why we were able to become the children of God to enter eternal heaven. Kaya nga po kami ay naging mga anak ng Diyos na makakapasok sa walang hanggang langit. Today also, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. At ngayon po kami ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesus ay nagkatipon-tipon upang sama-samang makinig ng iyong salita at purihin ng iyong pangalan. Let us understand what is the will of God and also please teach us how to live as a born-again Christian. Nawa maunawaan po namin kung ano po yung kalooban ng Diyos at pakiusap, turuan mo kami kung paano kami mabuhay bilang isang mga born-again Christian. So let us glorify the name of Father through our Christian life. Kaya sana po ay maliwalhati po namin ang pangalan ng Ama sa pamamagitan po ng aming buhay Kristiyano. We are praying for incoming our Bible seminar from tomorrow, Dumaguete Bible Seminar. Dalangin po namin yung papalapit po naming Bible Seminar sa Dumaguete Church na magsisimula po bukas. And also, we are praying for our Manila Central Church Grand Bible Seminar from September 25. At dalangin po namin yung papalapit po namin na Manila Central Church Grand Bible Seminar na magsisimula po sa September 25. We pray may newcomers that will attend this Bible Seminar and also they will realize what is the real truth. Dalangin po namin na maraming mga ligaw ng kaluluwa yung makadalo at maunawaan po nila yung tunay na katotohanan. Today also, let us get the spiritual strength through the Word of God and also through our fellowship. At ngayon po, nawa magkaroon kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. We know there are some the brethren who are not able to join in this the Lord's Day sermon. Alam po namin na mayroon pong ibang brothers at sisters na hindi po nakadalo sa Sunday sermon na ito ngayon. Let us encourage them to continue their sincere Christian life and to attend the church in order to follow the will of God. Nawa po mapalakas po namin yung kanilang loob na sila po ay magpatuloy sa kanilang buhay Kristiyano at sila ay muling magkaroon ng kalakasan sa pamamagitan po ng Panginoon. If there are any brothers and sisters who are having some sickness and some difficulties in their lives, please let them trust in the Lord. Kung meron man pong mga may sakit sa mga brothers and sisters, nawa po sila po ay magkaroon ng pagtitiwala sa Panginoon at malagpasan po nila yung mga bagay na ito. Please give more the strength and the power so that they will overcome all the difficulties. Bigyan mo po sila ng kapangyarihan at ng kalakasan upang madaig po yung lahat ng kahirapan. From the beginning of this Lord's Day sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Simula po sa umpisa ng Lord's Day sermon na ito hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. 1 Peter, Unang Pedro, Chapter 4. Buksan po natin sa Unang Pedro, Chapter 4. From verse 1 to 3. Simula po sa verse 1 hanggang 3. Okay. Unang Pedro, chapter 4, from verse 1 to 3. Babasahin ko po. Kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagdanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos, sapat na ang nakaraang panahon ng paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hentil na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pagiinuman, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. In this passage, we need to focus on the will of Gentile and also will of God.
Kaya dito po, ipagtutuunan po natin ng pansin yung mga gustong gawin ng mga hintil at ang kalooban ng Diyos. So, we need to understand what is the will of God through our Christian life. Kaya kailangan po sa ating buhay Kristiyano ay maunawaan po natin yung kalooban ng Diyos. As you know well, before we get salvation, we only follow the will of the Gentiles. Kagaya po ng inyong alam, bago tayo naligtas, ay sumusunod lamang tayo sa kalooban ng mga hintil. What is the will of Gentiles? Ano po ba yung gustong gawin ng mga hintil? It is connected with the sinful life. Ito po ay konektado sa isang makasalanang buhay. And only pursuing the worldly things and physical things. At minimithi lamang yung mga makasalibotang mga bagay at ang mga material na bagay. But as the Bible says, we became the new creation after we get salvation. Ngunit sabi po ng Biblia na tayo ay naging mga bagong nilalang kay Kristo pagkatapos na tayo imaligtas. And also we became the children of God. That's why that we should understand what is the will of God. And we should follow the will of God through our Christian life. At isa pa, tayo din po ay naging mga anak ng Diyos, kaya sa ating buhay Kristiyano ay dapat na maunawaan po natin na kung ano ba yung kalooban ng Diyos. Here, the Bible says, according to 1 Peter chapter 4, verse 3, "For we have spent enough of our past lifetime in doing the will of Gentiles, when we worked in the lewdness, lust, drunkenness, and then rebellaries, the drinking parties, and abominable idolaters." Sabi po sa verse 3, "Sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil, hina namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing at kalayawan at pagiinuman, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga diyos-diyosan." Yes, it is really true that we have spent enough of our past life, time, which is sinful life. Kaya totoo po ito na tayo po at sapat na yung panahong ginugol natin sa paggawa ng ating ng mga bagay na gusto natin gawin, yung isang buhay na puno ng kasalanan. But after we got salvation, we became the new creation in Jesus Christ. That's why we follow the will of God. Ngunit tayo po ay naging bagong nilalang kay Kristo pagkatapos na tayo ay naligtas, kaya naman sumusunod tayo sa kung ano yung kalooban ng Diyos. That's why Bible says, according to Ephesians chapter 4, from verse 22-24, "Put off your old man, and then put on new man." Kaya nga po sinabi po sa Ephesians chapter 4, verse 22, na inyong hubarin ang inyong lumang pagkatao at isuot ninyo ang inyong bagong pagkatao. Why the Bible says we should put off our old man and we should put on the new man? Kaya bakit po sinasabi ng Biblia na dapat nating hubarin yung ating dating pagkatao at dapat nating isuot yung ating bagong pagkatao? If we don't throw away the old things, which is concerning the worldly things and the sinful life, we cannot bear the fruits. Dahil kapag suot pa rin po natin yung ating lumang pagkatao na kung saan minimithi nito yung mga makasanlibotang mga bagay, yung isang buhay na puno ng kasalanan, kung gayon hindi po natin makakamit yung kalooban ng Diyos. According to the John chapter 15, God said, God is the vine dresser, right? So, the vine tree, the purpose of the vine tree, the to bear the fruits, the grape. Sabi nga po doon sa Juan chapter 15 na kung saan yung Diyos, siya po yung tagapag-alaga ng puno ng ubas at yung dahilan kung bakit nagtatanim ng puno ng ubas ay upang makakuha ng bunga. So if the branch does not bear the fruits, he will take away. It means that he will prune it, cut off. At kapag yung isang sanga ng puno ng ubas, ito ay hindi nagbubunga, ibig sabihin, ito po ay puputulin, ito ay itatapon. Okay, let's open the Bible, John chapter 15. Tignan po natin sa Biblia, sa John chapter 15. John chapter 15. Verse 1-2. Simula po sa verse 1 hanggang 2. Okay, babasahin ko po. "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalo pang magbunga." Yes, this Bible says, "I am the true vine." Who is the true vine? True vine is the Jesus Christ. Kaya sabi po sa talata na ito na yung tunay na puno ng ubas, sino po ito? Ito po si Jesucristo. And my Father, Father God is the vine dresser. At ang aking Ama, ang Diyos Ama, siya ang tagapag-alaga. And the born again Christian, we are the branch.
At ang lahat ng mga born again Christian, sila po yung mga sanga. But important things, that does not bear fruit, he takes away. And then every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruits. Ngunit yung mahalagang bagay po, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. What is the purpose of the vine tree? The vine, in order to bear the fruits, only for the grape. Ano po ba yung layunin ng puno ng ubas? Yung dahilan kung bakit may puno ng ubas ay upang makakuha ng bunga ng ubas. We cannot use this vine for other purpose. Yung puno-puno ito, hindi natin pwedeng gamitin sa ibang mga layunin. Yeah, except the bearing fruits. Kung hindi, tanging sa pagbubunga lamang. Yeah. So, in order to bear the fruits, first, we should take away the former things. Former conduct. Kaya para tayo po ay magbunga, dapat na ialisin natin yung ating dating pagkatao, yung ating dating gawi, yung dati nating ginagawa. So Bible says, put off your old man and put on the new man. Kaya nga po sabi ng Biblia, hubarin ninyo ang inyong lumang pagkatao at kayo ay magsuot ng inyong bagong pagkatao. And also, in order to bear the fruits, what God wants, we must abide in the church as a branch. If the branch does not attached on the tree, the vine tree, it cannot bear the fruits. At isa pa, kung nais po nating magbunga, dapat tayo po ay manatili doon sa puno bilang mga sanga, dahil kapag yung isang sanga ay naputol doon sa puno, ito ay hindi magbubunga. So, in order to bear the more fruits, we should abide in the church and we should receive the spiritual supply continuously. Kaya po, para tayo ay magbunga, kailangan tayo po ay manatili sa iglesia at dapat nating patuloy na matanggap yung mga espiritual na ating kinakailangan. And also, as you know well, the older people, they have their purpose in their lives. At gaya po ng inyong alam, yung lahat ng mga tao, meron silang kanya-kanyang layunin sa kanilang buhay. But we can distinguish what is the purpose of the truly born again Christian in their lives, and also what is the purpose of the unbelievers in their lives. Ngunit makikilala po natin kung ano yung layunin ng mga tao sa kanilang buhay para sa mga born again Christian, at ano naman yung layunin sa buhay ng mga taong hindi mananampalataya. The purpose of the born again Christian is to set on their minds on the heaven, and then they live for the glory of God. Ang layunin sa buhay ng mga born again Christian ay ituon yung kanilang isip sa langit, at pagkatapos ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. And born again Christian also will do their best to please the Lord through their Christian life. At isa pa, yung mga born again Christian, nais nila na makapagbigay ng kasiyahan sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang buhay Kristiyano. But what is the purpose of the unbeliever? Ngunit ano po ba yung layunin ng mga hindi mananampalataya? They set their mind on the earthly things, and then they only pursue their physical pleasure. Inilalagak nila yung kanilang kaisipan sa mga bagay na makalupa at doon lamang sa kanilang mga kalayawan. Okay, let's open our Bible, Isaiah chapter 5. Tingnan po natin sa Isaías chapter 5. Isaiah chapter 5, verse 11 and 12. Isaiah chapter 5, simula po verse 11 hanggang 12. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kahabag-habag sila na bumabangong maaga sa umaga upang sila'y makasunod sa nakalalasing na inumin na nagpupuyat hanggang sa kalaliman ng gabi, hanggang sa mag-alab ang alak sa kanila. Sila'y may lira at alpa, pandereta at plauta, at alak sa kanilang mga kapistahan, ngunit hindi nila pinahalagahan ang mga gawa ng Panginoon o minasdan man nila ang gawa ng kanyang mga kamay. Through this passage, we can understand what is the life of the unbelievers. Sa pamamagitan po ng talatang ito, mauunawaan po natin ang buhay ng mga hindi mananampalataya. Yes, they seek the wine and then strong the liquor in order for their physical pleasure. Hinahanap po nila yung mga bagay na nakakalasing, yung mga bagay na makakapagbigay sa kanila ng kasiyahan. And verse 12, the harp and the strings, tambourine and flutes, and why not in their feast? But they do not regard the work of the Lord. At sabi or po, consider the operation of his hands. Sila'y may lira at alpa, pandereta at plauta, at alak sa kanilang mga kapistahan, ngunit hindi nila pinahalagahan ang mga gawa ng Panginoon o minasdan man nila ang gawa ng kanyang mga kamay. Although they prepared all kind of things for their physical pleasure, like a musical instrument.
kahit po na inihanda nila yung maraming mga bagay para po sa kanilang buhay, kagaya po ng mga musical instruments. And also they prepared the wine for their physical pleasure. At naghanda din po sila ng alak para po sa kanilang physical na kalayawan. But Bible says, but they do not regard the work of the Lord, nor consider the operation of His hand. Ngunit sabi po ng Biblia, ngunit hindi nila pinahalagahan ang mga gawa ng Panginoon o minasdan man nila ang mga gawa ng kanyang mga kamay. Among our brethren, if they are anyone who are living like this, you should remember you are following the will of the Gentiles, the life of the Gentiles. Kaya sa atin po na sa ating mga kapatiran, kung meron man pong sumusunod sa mga ganitong bagay, kailangan itandaan niyo po na kayo ay sumusunod sa mga gustong gawin ng mga hintil sa mga makalamang bagay. As the 1 Peter chapter 4 said, we have already spent enough the past the time. Kagaya po ng sinabi doon sa unang Pedro chapter 4 na sapat na yung panahon na ating ginugol sa paggawa ng mga gustong gawin ng mga hintil. So, our born again Christian, we should understand the will of God and also we should know what is the purpose of our Christian life. Kaya bilang mga anak ng Diyos, dapat ay maunawaan po natin kung ano ang kalooban ng Diyos at ano ba yung tunay na layunin ng ating buhay. If you really understand what is the will of God, you will also try to follow the will of God through your Christian life. Kaya kung nauunawaan po natin yung kalooban ng Diyos, susubukan niyo din pong gawin yung kalooban ng Diyos sa inyong buhay Kristiyano. So it is very important to understand what is the will of God. Kaya nga po, napakahalagang bagay na maunawaan po natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Well, let's open our Bible, Romans chapter 12. Tignan po natin sa Romans chapter 12. Verse 2. Sa verse 2. Romans chapter 12, verse 2. Romans chapter 12, sa verse 2. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Huwag ninyong tularan ng sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Yeah, do not be conformed to this world. What is this world? This world means the worldly things and sinful life. Kaya ibig sabihin po ng sanlibutan dito, ito po yung buhay na makasalanan, yung mga bagay na hinahanap yung makasanlibutang bagay. In the days of Noah, we already know how, why the people in the days of Noah, they were destroyed by the water judgment. Sa panahon po ni Noe, nalaman po natin kung paanong yung mga ginagawa ng mga tao nung sa panahon ni Noe. According to the Matthew chapter 24, before Noah entered Noah's ark, the people, they only focus on the eating and drinking, marrying and giving in marriage, only their physical life. Kung titignan nga po natin sa Mateo chapter 24 na yung mga tao sa panahon ni Noe, sila ay kumakain, umiinom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa at nakatuon lamang sila sa kanilang physical na buhay. Yeah, what is this? Eating, drinking, marrying and giving in marriage. This is only the physical life. Kaya ano po ba yung pagkain, pag-inom, pag-aasawa at pinag-aasawa? Ito po yung physical na bagay lamang. But as a born-again Christian, we only focus on this physical life. We are not different from other Gentiles, other unbelievers. Ngunit sa atin po na mga born-again Christian, kung tayo ay nakatoon lang din naman sa physical na bagay o sa physical na buhay, kung gayon, wala tayong pinagkaiba doon sa mga hindi mananampalataya. That's why Bible says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is the will of God and acceptable and perfect will of God. Kaya nga po, sabi po ng Biblia, huwag ninyong tularan ng sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Yes, for the good Christian life, it is very important to understand what is the will of God? Opo, para sa ating mabuting buhay Kristiyano, kailangan mahalaga na maunawaan po natin kung ano ba ang kalooban ng Diyos. Ephesians chapter 5. Efeso chapter 5. From verse 15 to 17. Simula po sa verse 15 hanggang 17. Ephesians chapter 5. From verse 15 to 17.
Efeso chapter 5, simula po verse 15 hanggang 17. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama, kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yeah, here, the verse 16, redeeming the time because the days are evil. It means we should not waste the time in our Christian life. Sabi po dito na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ibig sabihin ay hindi natin dapat sayangin ang ating panahon. Our time is limited and we are living in the end of age and our Lord Jesus Christ's second coming is very near. Yung ating pong oras ay limitado at nabubuhay na po tayo sa katapusan ng huling panahon at ang pangalawang pagdating ni Hesukristo ay malapit na. If we only focusing on the worldly things and then physical life and then if we spend for those kind of things, when the Jesus Christ come again, we shall be very shameful when we stand before Jesus. Kaya kapag nakatuon lamang po tayo yung ating kaisipan sa mga makasanlibotang bagay at sa physical na buhay, kung gayon, tayo ay mapapahiya kapag tumayo na tayo sa harap ng Panginoong Hesukristo. Before the Noah's flood, the world was the world became corrupt and also was full of the sins. Bago po yung pagbaha sa panahon ni Noe, yung mundong ito ay puno ng kasamaan at yung mga tao sila ay masasama. That's why the people in the days of Noah, they were destroyed by the water judgment. Kaya nga po yung mga tao sa panahon ni Noe, sila ay namatay dahil po sa paghuhukom sa tubig. Bible says, according to the 2 Peter chapter 3, it will be also same before the second coming of the Jesus Christ. Kagaya nga po ng sinabi doon sa ikalawang Pedro chapter 3 na sa panahon natin ay kagaya din naman yung mangyayari noong panahon ni Noe. Yes, this world is preserved for the fire judgment because this world is also full of the sins. Opo, yung mundong ito ay iniingatan para sa apoy dahil yung mundo na ito ay puno ng kasalanan. As a born again Christian, we should not set our mind on the earthly things. Kaya bilang mga born again Christian, dapat huwag nating ilagak yung ating kaisipan sa mga makalupang bagay. Yeah, verse 17, therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yeah. So, if we, first, we should understand what is the will of God, and or second, we should obey to the will of God through our Christian life. Kaya una po, dapat ay maunawaan natin kung ano ang kalooban ng Diyos. At pangalawa, dapat ay gawin natin yung ating makakaya upang sumunod sa kalooban ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. But as you know well, it is not easy to obey to the will of God completely through your Christian life. Ngunit gaya po ng inyong alam, hindi madali na sumunod ng lubos sa kalooban ng Diyos sa inyong buhay Kristiyano. Because we also have a fleshly desire. Dahil mayroon din naman po tayong pagnanasa ng laman. Since we get salvation, there will be the struggling between the flesh desire and the will of the Holy Spirit. Simula ng maligtas tayo, mayroong paglalaban sa kalooban natin sa pagitan ng pagnanasa ng laman at ng pagnanais ng ating espiritu. How can we overcome this flesh desire? Paano ba natin matatalo yung pagnanasa ng laman na ito? Jesus taught us we should watch and pray. Sabi po ni Jesus, tinuruan niya tayo na tayo ay maging handa at manalangin. Yeah. In order to overcome our flesh desire. Upang nang sa gayon ay malagpasan po natin yung pagnanasa ng ating laman. According to Matthew chapter 26, before Jesus Christ, he was crucified. He prayed earnestly. Sabi nga po sa Mateo chapter 26 na bago maipako sa krusis sa Kristo, siya po ay nanalangin ng mataimtim doon sa puok ng Getsemani. As you know well, the Jesus Christ came to this world as the same flesh with us. Gaya po ng inyong alam, si Jesus Kristo, siya ay dumating sa mundong ito nang mayroong kaparehas na laman ng kagaya sa atin. And Jesus knew also how much the crucifixion is the too much painful and then it is too much suffering. At alam po ni Hesukristo kung gaano kasakit at kung gaano kalaking pagdarusa ang maipako sa krus. That's why Jesus also prayed, if it is possible, please pass this cup from me, but not I will, but as you will.
Kaya nga po, sabi rin po ni Jesus, kung maaari ay lumampas sa akin ang kupang ito, ngunit hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Okay, let's open the Bible. Matthew chapter 26. Tignan po natin sa Biblia, sa Mateo chapter 26. Verse 39. Sa verse 39. Matthew chapter 26, verse 39. Okay, verse 39, basahin po natin sabay-sabay. 3-1, paglakad pa niya ng malayo-layo, siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kupang ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Yeah. O my Father, if it is possible, let this cup pass from me, nevertheless, as I will, but as you will. So, Jesus Christ, He knew what is the will of the Father, Father God. That's why, although He's the flesh, does not want to receive this cup, but He prayed a lot, and He prayed earnestly to obey to the Father's will. Kaya kahit po si Jesus Cristo na meron siyang kaparehas ng laman na kagaya po sa atin nang dumating siya sa mundong ito, ngunit taimtim po siyang nanalangin sa Diyos nang sa gayon ay siya ay makasunod at magawa niya kung ano ang kalooban ng Diyos. It is also same in our Christian life. Our flesh does not want to receive any kind of sufferings or some sacrifice. Kaya ganun din naman po sa ating laman na kaparehas din po sa ating laman ayaw nating magsakripisyo at gusto natin ayaw natin itong pahirapan. But if we don't obey to the will of God, we cannot please God. Ngunit kapag hindi tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi natin mabibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Yes, we also should know Jesus Christ, obeyed to the God's word after He prayed to God. Kaya dapat po nating malaman na si Jesus Cristo, siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos pagkatapos niyang manalangin sa Diyos. So, this Bible also tells us what is the true obedience to God. Kaya yung Biblia, tinuturo din po nito sa atin kung ano ang lubos na pagsunod sa Diyos. When Jesus Christ went to the pray, at the time, He said to the disciples, the watch and pray. Noong panahon na si Jesus Cristo ay umalis upang manalangin, sinabi po niya sa mga alagad na kayo ay maging handa at manalangin. But disciples, they were sleeping while the Jesus was praying. Ngunit yung mga alagad, sila ay nakatulog habang sila ay nananalangin. So, this Bible also tells us how much our flesh is very weak. Kaya yung talatang ito, tinuturo din naman po sa atin kung gaano kahina ang ating laman. That's why Jesus said, verse 41, watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Kaya nga po sabi sa verse 41, kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso, ang espiritu ay tunay na nagdanais, subalit ang laman ay mahina. So, in order to overcome our flesh, yes, we should also pray to God honestly. Kaya para po madaig natin yung ating laman, kailangan ay taimtim tayong manalangin sa Diyos. Okay, first, let's think about why Jesus Christ came to this world. Kaya una, kailangan ipag-isipan po natin bakit si Jesus Cristo dumating siya sa mundong ito. As you know well, that Jesus Christ came to this world to achieve the will of God. Gali po ng inyong alam, si Jesus Christo, siya ay dumating sa mundong ito upang gawin ang kalooban ng Diyos. It was prophesied in the Old Testament, God will send us the Messiah, who is Jesus Christ. Naipropesiya na po sa Lumang Tipan na kung sino si Jesus Cristo na siyang Mesiyas na isusugo sa mundong ito. So, according to biblical scholars, there are around 320 prophecies about the Jesus Christ in the Old Testament. Sabi nga po ng mga biblical scholars, mayroon 320 na mga propesiya yung patungkol sa pagdating ni Jesus Cristo. Old Testament, this is the promise of God to send us Messiah, who is Savior. Ang Lumang Tipan, ito po yung pangako ng Diyos para sa atin na kung saan isusugo niya yung Mesiyas, yung ating tagapagligtas. And Jesus Christ came to this world according to the scriptures, which is the Old Testament. At si Jesus Cristo, dumating siya sa mundong ito ayon sa mga kasulatan. Ito nga po ang Lumang Tipan. From the very beginning of the Bible, like Genesis, God already promised God will send us the Jesus.
Sa pasimula pa lamang po ng Biblia, sinabi na po sa atin ng Diyos yung kanyang pangako na isusugo niya si Jesus Kristo sa atin. Yeah, it was prophesied to come to this world as a seed of woman, not the seed of man. Naipropesiya po na siya ay darating sa mundong ito sa pamamagitan ng binhi ng babae at hindi ng binhi ng lalaki. Okay, let's open our Bible, Genesis chapter 3. Tignan po natin sa Biblia sa Genesis chapter 3. Verse 15. Genesis chapter 3, verse 15. Sa Genesis chapter 3, sa verse 15. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at ang iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. As you know well, the first woman, Eve, she ate the fruit of the knowledge of good and evil by the temptation of the serpent. Gaya po ng inyong alam, si Eva, siya po yung unang kumain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama pagkatapos siyang tuksohin ng ahas. And this verse 15, this is the curse about the serpent. At yung verse 15, ito po yung sumpa doon sa ahas. So, verse 15 says, "And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel." Sabi nga po sa verse 15, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So, here is the her seed. Her seed means the seed of woman. The will destroy the works of the Satan. Kaya sabi po dito na yung kanyang binhi, ibig sabihin, yung binhi ng babae, ito po yung dudurog doon sa gawa ni Satanas. We should know Jesus Christ came to this world to destroy the works of the Satan. Dapat malaman po natin, si Jesus Kristo, dumating siya sa mundong ito upang wasakin ang gawa ni Satanas. Okay, let's open our Bible. 1 John, Unang Juan, chapter 3. Tingnan po natin sa Unang Juan, chapter 3. Chapter 3, verse 8. Sa chapter 3, sa verse 8. Verse 8 and verse 9. Okay, babasahin ko po. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ang nagkakasala na ang Diablo, dahil dito nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaring magkasala, sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Here, verse 8 says, "For this purpose, the Son of God was manifested." Jesus Christ manifested that he might destroy the works of the devil. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Yes, it is very clear why Jesus Christ came to this world. He was manifested in order to destroy the works of the devil. Kaya napakalinaw po na si Jesus Cristo dumating siya sa mundong ito upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. And verse 9, "Whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and then he cannot sin because he has been born of God." Sabi nga po dito na ang sinumang hindi gumagawa ng sapagkat ng kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya ipinanganak ng Diyos. What does it mean this verse? Kaya ano po bang ibig sabihin ng talatang ito? Is it mean the truly born again Christian will never commit sin? Ibig sabihin po ba nito na yung isang tunay na born again Christian ay talagang hindi na magkakasala? Of course, the truly born again Christian will do their best to avoid committing sin in their Christian life. Siyempre po, yung mga tunay na born again Christian, gagawin nila yung lahat ng kanilang kaya para hindi sila magkasala. But we still have a sinful nature. Pero meron pa rin po tayong likas na pagkamakasalanan. But we should remember, as a born again Christian, although he knew this is the sin before God, if he continue and then repeatedly committing sins intentionally, that's wrong. Ngunit kapag yung isang tao, kahit na alam niyang kasalanan yung kanyang gagawin sa harap ng Diyos, ngunit gagawin niya pa rin ito ng sinasadya, kung gayon, ito po ay mali. Yeah, as a born again Christian, we can make a mistake one or two times. Siyempre po, bilang born again Christian, pwede tayong magkamali ng isa o dalawang beses. But
there is no one the who is the truly born again Christian will continue some the special sins intentionally. Ngunit walang sino mang tunay na born again Christian yung gagawa ng special na kasalanan ng sinasadya. And also we know the truly born again Christian, if we continue committing sin, there will be the discipline from God. At alam din po natin na mga bilang born again Christian na kapag tayo ay gumawa ng kasalanan, tayo ay makakatanggap ng disiplina sa Diyos. Yeah, so Jesus Christ was manifested to destroy the works of devil. Kaya po si Jesus Kristo, siya ay nahayag upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. And let's open the Bible, Galatians chapter 4. Galatians chapter 4. Galatians chapter 4, verse 4 and 5. Galatians chapter 4, simula po verse 4 hanggang 5. Okay, verse 4 and verse 5. Galatians chapter 4, verse 4 and verse 5. Galatia chapter 4, simula verse 4 hanggang 5. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3-1, subalit nang dumating ang ganap na katapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkukupkop bilang mga anak. Yeah, here. So verse 4, God sent forth His Son, born of the woman, born under the law, to redeem those who were under the law, and that we might receive the adoption as a sons. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkukupkop bilang mga anak. So we can understand Jesus Christ came to this world according to the God's will, and also Jesus Christ, He did His best to achieve the will of God through His life. Kaya sa pamamagitan nito, maunawaan natin na si Jesus dumating sa mundong ito upang sundin ang kalooban ng Diyos at ginawa niya yung kanyang makakaya upang gawin ang kalooban ng Diyos. Bible clearly says, Jesus Christ came to this world to achieve the will of God. Malinaw pong sinabi ng Biblia na si Jesus dumating siya sa mundong ito upang gawin ang kalooban ng Diyos. Okay, let's open our Bible, John chapter 6. Tignan po natin sa Juan chapter 6. John chapter 6, verse 38 and 39. Sa John chapter 6, simula po sa verse 38 hanggang 39. Okay, verse 38 and 39. Babasahin ko po. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin, at ito ang kalooban ng nagsugo sa akin na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag ko itong iwala ang anuman, kundi muli kong ibubuhayin sa huling araw. So, this passage says why Jesus Christ came to this world. He came to this world to achieve the will of the Father. Kaya sabi po dito kung ano yung dahilan kung bakit si Jesus dumating siya sa mundong ito, kundi upang gawin yung kalooban ng Ama. So verse 40. Sabi po sa verse 40. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3-1. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Yeah, this is the will of Him. It means this is the will of God. Kaya ito po yung kanyang kalooban. Ibig sabihin, ito yung kalooban ng Diyos. What is the will of God? Ano po yung kalooban ng Diyos? Everyone who sees the Son and believes in Him may have everlasting life, that I will raise him up at the last day. Na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Yeah, John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Sabi nga po sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, to save sinners
is the will of God. Kaya po, yung iligtas ang mga makasalanan, ito ang kalooban ng Diyos. For this purpose, Jesus Christ came to this world. Para sa layunin na ito, si Jesus, dumating siya sa mundong ito. As you know well, the 1 Timothy chapter 2, verse 4, God desires all men to be saved and to come to knowledge of the truth. Gaya nga po nang sinabi sa 1 Timoteo chapter 2 verse 4 na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makakating sa pagkakilala ng katotohanan. And also Bible says, when the one sinner repent his sin and return to the Lord, there will be more joy rather than 99 just person who does not need the repentance. At sabi nga din po na higit na mas may kagalakan sa langit kapag yung isang makasalanan ay dumating sa tunay na pagsisisi kaysa sa 99 na tao na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Yes. So, it is very clear that we can understand the what is the will of God. To save sinner is the will of God. Kaya napakalinaw po kung ano yung layunin ni Jesucristo sa pagdating sa mundong ito upang iligtas ang mga makasalanan. And Bible says, it is not the will of God even the one soul to be lost. At sabi din po ng Biblia na hindi kalooban ng Diyos na kahit na ang isang kaluluwa ay mawala. Okay, let's open our Bible. Matthew chapter 18. Tignan po natin sa Biblia sa Mateo chapter 18. Matthew chapter 18. Verse 14. Matthew chapter 18, verse 14. Mateo chapter 18, sa verse 14. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Kaya't hindi kalooban ng inyong ama na nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Yeah, here, even so, it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish. Yes, even the one soul to be lost, it is not the will of the Father. Opo, maging yung isang maliit na, yung isang kaluluwa ay hindi kalooban ng Diyos na mawala. Some brothers and sisters in our church will ask a question. Why our church have so many Bible seminar? Kaya maaari yung ibang brothers and sisters ay magkaroon po sila ng katanungan, bakit napakadami nating Bible seminar? Yeah, last week also, we conducted Bible seminar in two cell group, in the Masville and also in the Bacor. Kagaya po noong nakaraang linggo, nagkaroon po tayo ng Bible seminar sa dalawang cell group, doon po sa Masville at sa Bacor. And also in Masville, around 25 the newcomers, they attended. And also in Bacor, 28 newcomers attended. At doon po sa Masville, meron pong dumalo na nasa 25 na mga katao. At sa Bacor naman, meron pong 28 na mga baguhan ng dumalo. We do not know the how many newcomers are really saved, but there might be the truly born-again Christian through this Bible seminar. Hindi po natin alam kung gaano kadami yung mga taong tunay na naligtas, ngunit meron pong mga taong naligtas sa pamamagitan po ng Bible seminar na ito. Even the one, the lost souls, is really saved through the Bible seminar, our Lord shall be really pleased. At kahit po na isang tao lamang yung maligtas sa pamamagitan ng ating Bible seminar, yung ating Panginoon siya ay malulugod. Yeah, to save the sinners, this is the will of God. Upang iligtas ang mga makasalanan, ito ang kalooban ng Diyos. That's why, in order to achieve the will of God, we should have a passion to preach the gospel to the lost souls. Kaya nga po, para magawa ang kalooban ng Diyos, dapat ay meron tayong alab o pagnanais upang maipangaral ang ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. As I said, what is the purpose of the life as a born-again Christian? Kagaya po ng aking sinabi, ano ba yung layunin ng buhay bilang isang born-again Christian? Our born-again Christian, we are living in this world to achieve the will of God. Tayo pong mga born-again Christian, nabubuhay tayo sa mundong ito upang gawin ang kalooban ng Diyos. So, first, the important will of God is to save sinners. Kaya pinakauna po na kalooban ng Diyos ay iligtas ang mga makasalanan. This is the purpose of our lives. Ito po yung layunin ng ating buhay. As you know well, according to the Psalm chapter 118, verse 7, I shall not die, but live, and will declare the works of the Lord. Kagaya nga po ng sinabi sa Awit chapter 118 sa verse 17, ako hindi mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon na isasalaysay. Yes. As a born again Christian, we should do our best to preach the gospel
to achieve the will of God. Kaya bilang mga born again Christian, dapat ay ipangaral natin ang ebanghelyo upang makamit natin ang kalooban ng Diyos. Okay, let's open our Bible, Acts, mga Gawa, chapter 20. Tingnan po natin sa Gawa, chapter 20. Acts chapter 20, verse 24. Gawa, chapter 20, sa verse 24. Okay, Acts chapter 20, verse 24. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Yes, we already knew how much the Apostle Paul sacrificed himself in order to preach the gospel to the Gentiles. Kaya alam po natin kung gaano isinakripisyo ni Apostle Pablo yung kanyang sarili upang maipangaral lamang yung ebanghelyo sa mga hentil. Yeah, in the risk of his death, he did not care his life. Kahit sa panganib sa kanyang buhay, ay hindi niya ikinaila yung kanyang buhay. Yeah, this testimony is the true testimony of the Apostle Paul. Kaya yung patotoo na ito, isa po itong patotoo mula kay Apostol Pablo. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of grace of God. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Yeah, as a born-again Christian, we should know if there is no sacrifice, we cannot preach the gospel. Kaya dapat malaman po natin na kung walang sakripisyo, gospel shall be preached through the sacrifice of the truly born again Christian. Yung ebanghelyo po ay naipapangaral sa pamamagitan ng sakripisyo ng mga tunay na born again Christian. We already knew how much the former Christian they sacrificed in order to preach the gospel. Alam po natin kung paano yung mga sinaunang mananampalataya kung gaano nila isinakripisyo yung kanilang sarili and para maipangaral yung ebanghelyo. Our born again Christian also same. If we are really saved, we also should sacrifice ourselves in order to preach the gospel. At tayo din ng mga born again Christian, kung talagang tayo ay tunay na ligtas, gagawin natin yung ating makakaya upang maipangaral ang ebanghelyo. Let's open our Bible, John chapter 12. Tignan po natin sa John chapter 12. Verse 24. John chapter 12, verse 24. Sa John chapter 12, sa verse 24. Okay, verse 24. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa, ngunit kung ito ay mamatay ay nagbubunga ng marami. Most surely I say it here, unless a grain of wheat the falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Yes, it is really true. Jesus Christ, he dies as a grain of the wheat first. Kaya totoo po ito, si Jesus Kristo, siya ay namatay bilang isang butil ng trigo. As you know well, the gospel is prepared through the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Kagaya po ng inyong alam, yung ebanghelyo, ito ay naisagawa sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. And also, the gospel was preached to us through the sacrifice of the former Christians. At yung ebanghelyo din po ay naipangaral patungo sa atin sa pamamagitan ng mga naunang Kristiyano. So nowadays, it is also same. As a born again Christian, if we does not want to sacrifice ourselves, we cannot preach the gospel. Kaya kapag hindi po natin isinakripisyo yung ating sarili, hindi po natin maipapangaral ang ebanghelyo. From this September 25,
that we will conduct another our Grand Bible Seminar. At simula po sa September 25, tayo ay magsasagawa ng Grand Bible Seminar. I think that many of our brothers and sisters are praying for the Bible Seminar, this Grand Bible Seminar, and also inviting your family members and friends and neighbors. Sa palagay ko po ay marami sa mga brothers and sisters ay pinaghahandaan yung Grand Bible Seminar na ito at gusto nilang imbitahan yung kanilang kaibigan, kapamilya at mga kapitbahay. We know that what's the will of God as a born-again Christian. Alam po natin yung kalooban ng Diyos bilang mga born-again Christian. Now, even the one soul to be lost, it is not the will of the Father. Na yung isang ligaw na kaluluwa ay mawala, hindi po ito kalooban ng Diyos. So, in order to achieve the will of God, that we should preach the gospel in season or out of season. Kaya naman po, kailangan na ipangaral po natin yung ebanghelyo. Apostle Paul also commanded, right? According to the 2 Timothy chapter 4, before he died in the prison of the Rome, to preach the word in season and out of season. Kagaya po ng sinabi ni Apostle Pablo, na ipangaral niya yung salita sa kapanahunan at maging sa hindi kapanahunan. And also, in order to preach the gospel, sometimes we need to give up ourselves. At para din po may pangaral yung ebanghelyo, kailangan din po nating isuko yung ating mga sarili. For example, there is the one student, high school students. He wanted to enter the very good college. Halimbawa po, yung isa pong high school student, gusto po niya makapasok sa isang magandang kolehiyo. But he does not want to study. Ngunit ayaw po niyang mag-aral. Yeah, he wanted to just play with his friends. Ang nais lamang po niya ay makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. So, if he does not study hard, how can he pass the entrance exam of the good college? Kaya kung hindi po siya mag-aaral ng gusto, paano po siya makakapasok sa entrance exam sa kolehiyo? Yeah. It is also same. As a born-again Christian, if we cannot control our flesh, we cannot achieve the will of God through our Christian life. Kaya ganun din naman po sa ating buhay Kristiyano. Kapag hindi natin kinontrol ang ating yung ating laman, hindi natin magagawa yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. When we really obey to the will of the Father, we can also achieve the will of God. Kapag tayo ay tunay na sumunod sa kalooban ng Ama, kung gayon, makakamit natin yung kalooban ng Diyos. Okay, let's open our Bible. 1 Corinthians chapter 9. Tignan po natin sa 1 Corinto chapter 9. Verse 24 and 25. Simula po sa verse 24 hanggang 25. 1 Corinthians chapter 9, verse 24 and 25. Babasahin ko po. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala, kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian, ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay, ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo ay sa walang pagkasira. As you know well, in the Olympic Games, the many athletes will compete in order to get gold medal. Gaya po ng inyong alam, sa isang Olympic Games, yung lahat ng mga atleta ay sila ay maglalaban-laban upang makamit yung isang medalya. There is the only one gold medal in the one game. Meron lamang iisang gintong medalya sa isang Olympic Games. Who will get this the gold medal? Sino po yung makakakuha ng gold medal na ito? Those who really trained a lot and also those who really passed through the all kind of the difficulties and the hardships. Yeah. And he will become the best player, best athlete. Kung sino man po yung tao na siya ay nagsanay ng husto sa kanyang sarili at siya ay dumanas ng maraming mga pagdurusa at kahirapan na pagsasanay, kung gayon, ito yung tao na makakakuha ng gintong medalya. As an athlete, if he also does not want to receive any difficulties or hard training, yeah, he cannot also receive any the medals. At bilang isang atleta, kung hindi po siya magsasanay ng gusto, kung gayon, ay hindi siya makakatanggap ng medalya. Yeah. So, verse 25 says, and everyone who competes for the prize of the temperate in all things, now they do obtain perishable crown, but for an imperishable crown. Yes, our born-again Christian, we wanted to receive
the imperishable crown, which is the eternal glory. Opo, tayo pong mga born again Christian, nagnanais po tayo na makatanggap ng isang gantimpala na walang pagkasira. Ito po yung isang korona. In this world, there is the famous word, no pains, no gains. Sa mundong ito, meron pong kasabihan na no pain, no gain. For the born again Christian, we also should know, no sacrifice and no crown. Kaya dapat malaman din po natin na sa atin ng mga born again Christian na kung walang sakripisyo, wala din namang putong. Or no cross or no crowns. O kaya naman po, kung no cross, no crown. Yeah. Cross means the sacrifice and sufferings first. Ibig sabihin ay mauuna yung sakripisyo at ang pagdurusa. Yeah. Verse 24, 27, 1 Corinthians chapter 9, verse 27, but I discipline my body and bring into subjection, lest when I have preached to the others, I myself become disqualified. Yeah, Apostle Paul also, he really was careful not to be disqualified. Kaya po maging si Apostle Pablo ay ginagawa po niya, siya ay nag-iingat na siya po ay nag-iingat na siya ay hindi ma-disqualify, gaya po ng kanyang sinabi, ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang matapos na pagkatapos kong makapangaral, ako ay hindi itakwil. Yeah, Apostle Paul, he said, I discipline my body and bring it into subjection. Yes, that we should discipline the flesh. So if we follow our flesh desire, we cannot follow the will of God. Kaya po kapag hindi natin dinaig yung pagdanasan ng ating laman, hindi tayo makakasunod sa kalooban ng Ama. Okay, let's open the Bible. Romans chapter 8. Tignan po natin sa Roma chapter 8. From verse 6 to verse 8. Simula po sa verse 6 hanggang 8. Romans chapter 8, from verse 6 to verse 8. Sa Roma chapter 8. From verse 6 to verse 8. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautosan ng Diyos, ni hindi nga maaari, at ang mga nasa laman ay hindi makakapagbigay lugod sa Diyos. Carnal mind is enmity against God. So, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So if you follow your flesh desire, you cannot obey to the will of God. Kaya kapag tayo ay hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, kapag hindi tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi natin makakamit yung kalooban ng Diyos. And verse 8 also says, so then those who are in the flesh cannot please God. At sabi po sa verse 8, at ang mga nasa laman ay hindi makakapagbigay lugod sa Diyos. Please check your Christian life, whether you really please God through your Christian life or not. Pakiisa po, siriin ninyo yung inyong buhay Kristiyano kung kayo ba ay talagang nakakasunod sa kalooban ng Diyos o hindi. So, in order to preach the gospel, sometimes we also should give up ourselves. Kaya para maipangaral din po natin yung ebanghelyo, minsan ay kailangan po natin isakripisyo yung ating mga sarili. Yeah, sometimes we should give up, we should abandon our profits. Minsan kailangan ibitawan po natin yung mga ating sariling pakinabang. Okay, let's open the Bible. 1 Corinto chapter 10. Tingnan po natin sa 1 Corinto chapter 10. Verse 32 and 33. Sa 1 Corinto chapter 10, simula po verse 32 hanggang 33. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Huwag kayong maging katitisuran para sa mga Hudyo o sa mga Griego o sa Iglesia ng Diyos kung paanong sinisikap kong makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao sa lahat ng mga bagay na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan kundi ang sa marami upang sila'y maligtas. Yeah, give no offense either to the Jews or to the Greeks or to the Church of God. Just as I please all men in all things, not seeking my own profit. Yes, Apostle Paul said, not seeking my own profit, but the profit of many, that may be saved, that they may be saved.
Kaya kagaya po ng sinabi ni Apostol Pablo na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa marami upang sila'y maligtas. Those who only seek his own profit, yeah, he cannot please God and he cannot achieve the will of God. Kaya po yung mga tao na hinahanap lamang yung makakapagbigay lugod sa kanilang sarili, kung gayon, sila ay hindi makakasunod sa kalooban ng Diyos. You may know the if you do not know how to sacrifice yourself, you cannot evangelize your family members or your other people. Gaya po ng inyong alam, kapag ka hindi nyo po isinakripisyo yung inyong sarili, kayo ay hindi makakapag-evangelize ng inyong kaibigan o kapamilya. Because gospel shall be preached through our sacrifice. Dahil yung ebanghelyo po ay naipapangaral sa pamamagitan po ng ating sakripisyo. And also, the one more thing, what is the will of God? At isa pa, ano po ba yung kalooban ng Diyos? As a born again Christian, we should grow in the church and we should bear a lot of fruits. This is the will of the God. Bilang born again Christian, pagkatapos nating maligtas, dapat tayo pa ay manatili sa iglesia at dapat na tayo ay magbunga. Ito po yung kalooban ng Diyos. Since we get salvation, we became the good tree. Simula nang tayo ay maligtas, tayo po ay naging mabuting puno. That's why we also should bear good fruits through our Christian life. Kaya nga po sa ating buhay Kristiyano, dapat din naman po tayong magbunga ng mabuti. Okay, let's open our Bible, Romans chapter 10. Tignan po natin sa Biblia, sa Roma chapter 10. Roma chapter 11. Okay, verse 17. Sa Roma chapter 11, sa verse 17. And if some of the branches were broken off and then being a wild olive tree were grafted in the among them and then with them became partaker of the roots and the fatness of the olive tree. Sasabihin mo nga ang mga subalit kung ang ilang mga sanga ay nabali at ikaw ay na isang olibong ligaw ay isinanib sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng puno ng olibo. So, here, the wild olive tree. Before, we were like a wild olive tree. We were not able to bear the good fruits. Sabi po dito na tayo ay kagaya noon ng isang olibong ligaw na tayo ay hindi nagbubunga. But, since we get salvation, we connected with the Jesus Christ. Ngunit simula po nang maligtas tayo, tayo ay naging konektado kay Hesus Kristo. Okay, verse 24. Sabi po sa verse 24. For if you were cut off of the olive tree, which is wild by nature, and were grafted contrary to nature into a cultivated olive tree, how much more will these who are natural branches be grafted into their own the olive tree? Sapagkat kung ikaw nga na pinutol mula sa likas na olibong ligaw at salungat sa kalikasan ay isinanib ka sa pinayabong na punong olibo, gaano pa nga ang mga ito na mga likas na sanga na maisasanib sa kanilang sariling punong olibo? So, as a born-again Christian, as the Bible says, we became the good tree, the Matthew chapter 7. Kagaya nga po ng sinabi sa Mateo chapter 7 na pagkatapos nating maligtas, tayo ay naging mabuting puno. Good tree will bear the good fruits. Bad tree will bear the bad fruits. Ang mabuting puno ay magbubunga ng mabuti at ang masamang puno ay magbubunga ng masama. So as a born again Christian, what kind of fruits you are bearing? Kaya bilang mga born again Christian, anong klaseng bunga ang inyong ibinubunga? Are you really bearing the good fruits in your Christian life? Kayo ba ay talagang nagbubunga ng mabuti sa inyong buhay Kristiyano? We should know there are two kinds of the fruits in our Christian life. Dapat malaman po natin na mayroong dalawang klase ng bunga sa ating buhay Kristiyano. Which is the inner fruits and the other is the outward fruits. Pinakauna po yung panloob na bunga at pangalawa ang panlabas na bunga. What is the inner fruits? Ano po ba yung panlabas na bunga? Since we become the born-again Christian, we became the new creation. And then, we shall be changed according to the will of God, which is the new man. Sa simula po nang maligtas tayo, tayo nga ay naging mga bagong nilalang na yung ating lumang pagkatao, ito ay naging bagong pagkatao. So, if you really follow, if you really obey to the will of God, you will bear the
fruit of the Holy Spirit through your Christian life. Kaya kapag tayo ito lubos na sumunod sa salita ng Diyos sa ating buhay Kristiyano, tayo ay magkakaroon ng bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay Kristiyano. Yeah, as time goes on, you shall be matured as a truly born again Christian. Na sa paglipas ng panahon, kayo ay lubos na magiging mature sa inyong buhay Kristiyano. For example, before you get salvation, you are very hot-tempered the person. You got angry easily and you fight with other people. But since you get the salvation, you shall be changed. You shall become the gentle and the more polite. Halimbawa, pagbago kayo naligtas, kayo yung inyong pasensya ay maiksi at kayo ay magagalitin. At pagkatapos po ninyong maligtas at kapag kayo ay lumago, yung inyong pong pag-uugali ay magiging maamo at kayo po ay magiging magalang. It is natural, right? If we really become the good tree, we will bear good fruits. Kaya isa po itong natural na bagay na kapag ang isang mabuting puno, ito din ay nagbubunga ng mabuti. Okay, let's open the Bible. Colossians chapter 1. Tignan po natin sa Biblia sa Colossians chapter 1. Colossians chapter 1. Colossians chapter 1. From verse 6. Colossians chapter 1 sa verse 6. Which has come to you as it has also in all the world, and then is bringing forth fruits, as it is also among you since the day you heard and knew the grace of God in truth. Na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ng biyaya ng Diyos sa katotohanan. It means since you get salvation, you will grow and you will bear the fruits through your Christian life. Ibig sabihin po, simula lang kayo ay maligtas, kayo ay lalago at kayo ay magbubunga sa inyong buhay Kristiyano. Okay? Verse 9 and 10. Colossians chapter 1 verse 9 and verse 10. Simula po sa verse 9 hanggang 10. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Yeah, Apostle Paul said in the Colossians chapter 1, I prayed for you. You may be filled with the knowledge of His will, God's will, all wisdom and the spiritual understanding. Kaya sabi nga po dito na po kayo na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. So if you are filled with the will of the Holy Spirit and you will have a more understanding, clear understanding. What is the Lord's will? Kaya naman, masigit po nating maunawaan kung ano ba yung kalooban ng Diyos. And verse 10, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him and being fruitful in every good work and the increasing in the knowledge of God. At sabi pa sa verse 10, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. So, since we get the salvation, yeah, if we really follow the will of the Holy Spirit, we will also bear the fruit of the Holy Spirit, as the Bible says, Colossians chapter 5 verse 22. Simula po ng maligtas tayo, kapag tayo po, kapag sinunod po natin yung kalooban ng Diyos, tayo po ay magkakaroon ng bunga ng banal na Espiritu, kagaya po ng sinabi doon sa Galatians chapter 2. We know, right? What is the 9 fruits of the Holy Spirit according to Galatians chapter 5. Gaya nga po ng sinabi sa Galatians chapter 5, alam po natin kung ano po yung 9 na bunga ng banal na Espiritu. Okay, let's open the Bible. Galatians chapter 5. Tignan po natin sa Galatians chapter 5. Verse 22 and 23. Simula po sa verse 22 hanggang 23. Galatians
Chapter 5, verse 22 and 23. Basahin po natin, sabay-sabay. 3:1 Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautosan. I believe all of our brothers and sisters already memorized this verse. Ako po'y naniniwala na yung iba pong mga brothers and sisters ay kabisado na yung talatang ito. If there are any brothers and sisters who still cannot memorize this one, please memorize until the next week. Kaya pakiisa po sa ating mga brothers and sisters, kung sino man yung hindi pa kabisado, hanggang sa next week ay kabisaduhin po natin. Yeah. And also, what is the outward fruits? At isa pa, ano po ba yung panlabas na pagkatao? Which is bunga? The evangelism. Yung panlabas na bunga, ito nga po yung evangelism. Yeah. So, as I already said, as a born-again Christian, we should do our best to bear a lot of the fruits. Kagaya nga po ng aking sinabi kanina na kailangan sa ating buhay Kristiyano, gawin natin yung ating makakayap upang tayo ay magbunga. If we really evangelize so many low souls, there will be the glory and reward in front of our Lord Jesus Christ. Kapag tayo ay ginawa natin yung ating makakaya upang tayo ay magkaroon ng bunga sa ating buhay Kristiyano, tayo po ay bibigyan ng papuri at tayo ay bibigyan ng kaluwalhatian pagtayo natin sa harap ni Jesucristo. Okay, let's open the one more verse, Daniel chapter 12. Tignan po natin sa Daniel chapter 12. Verse 2 and 3. Simula po sa verse 2 hanggang 3. Daniel chapter 12 from verse 23. Daniel chapter 12 simula po sa verse 2 hanggang 3. Okay, verse 2 and verse 3, basahin po natin sabay-sabay. 3:1 Marami sa mga natutulog sa labok ng lupa ang magiging ang iba'y tungo sa ang buhay na walang hanggan at ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang paghamak. Ang mga pantase magniningning na tulad ng kaningningan ng langit at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanpaman. So, according to this passage, we can understand there are two kind of the people among the born again Christian. Kaya sa pamamagitan po ng talatang ito, malalaman po natin na mayroong dalawang klase ng tao sa mga tunay na born again Christian. Yeah, verse 2, and many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting, some to shame and everlasting contempt. So there might be some the born again Christian who shall be really shameful when they stand before Jesus Christ. Kaya po, meron po ibang mga born-again Christian na sila ay mapapahiya kapag tumayo sila sa harap ni Jesucristo. But those who really sacrifice himself to preach the gospel and to achieve the will of God through their Christian life, God promised eternal reward and eternal glory. Ngunit para sa kanila na mga born-again Christian na isinakripisyo yung kanilang sarili upang makamit ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay Kristiyano, tatanggap sila ng walang hanggang kaluwalhatian at gantimpala. Yes, we know your labor shall not be in vain. Opo, alam niyo po na ang inyong paggawa ay hindi walang kabuluhan. Verse 3, those who are wise and shall shine like the brightness of the firmament. And those who turn and many of the righteousness like the stars forever and ever. It means eternal glory and eternal reward. At ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Ibig sabihin, ito po yung gantimpala at ang kaluwalhatian. Yeah. Nearby the entrance door, we already prepared the Bible seminar leaflet. So, all of our brothers and sisters get it one. And please do your best, even the one, your family members or friends and neighbors to invite to attend this Bible seminar. Sa pintuan po ng ating main hall, meron na po tayo doong leaflet, kaya pakiusap, gawin po natin yung lahat ng ating makakaya upang makapag-evangelize po tayo ng mga tao at kahit po na isa lamang na ligaw ng kaliluwa mula sa ating kapamilya at kapitbahay, yung ating maimbitahan ay mabuti. Yeah. So, we should do our best to achieve the will of God. Kaya kailangan gawin po natin yung lahat ng ating makakaya upang gawin ang kalooban ng Diyos. If we really understand what is the will of the Lord,
we will also do our best to achieve the will of God. Kaya kung tunay po nating nauunawaan yung kalooban ng ating Panginoon, gagawin natin yung lahat upang magawa ang kalooban ng Diyos. Okay, today, through this 1 Peter chapter 4 from verse 1 to 3, we learned about what is the will of God. Kaya sa pamamagitan po ng talata na ito, mula po sa unang Pedro chapter 4, simula verse 1 hanggang 3, tayo po ay nakatanggap ng mahalagang aral. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig. Today we have learned about the will of God through the 1 Peter chapter 4 verse 1 to 3. Ngayon po ay napag-aralan po namin kung ano po yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng unang Pedro chapter 4 simula verse 1 hanggang 3. As a born again Christian, let us understand what is the will of God. Bilang mga born again Christian, nawa po maunawaan po namin kung ano po ang kalooban ng Diyos. And also let us obey to the will of God in order to achieve the will of God through our Christian life. At nawa ay kami ay makasunod sa kung ano yung kalooban ng Diyos upang kami po ay makapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Especially, we are praying for the incoming our Bible seminar in Dumaguete Church and also our Grand Bible Seminar from September 25. At dalangin din po namin yung papalapit po namin Dumaguete Church Bible Seminar at maging yung sa Manila Central Church Grand Bible Seminar. We pray many lost souls will be saved through this Bible seminar. Dalangin po namin na maraming mga ligaw na kaluluwa ang maligtas sa pamamagitan po ng Bible seminar na ito. And let us cooperate to one another. And let us have a one mind in order to achieve the will of God through our church. At nawa kami po ay magtulungan at kami ay magkaisa upang sama-sama po naming makamit ang kalooban ng Diyos. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.